Domestic at international flights sa Clark International Airport hindi naapektuhan ng system maintenance ng CAAP. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Business as usual ang Clark International Airport sa Pampanga sa kabila ng ipinatupad na temporary shutdown sa Philippine Airspace mula alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw kanina. Nakalipad ng 2:30 a.m. ang flight patungong Incheon sa South Korea. Hindi rin naapektuhan ang flight arrival. Pasado alas 2 nang lumapag ang flight 5J527 na galing Taipei. Sobrang smooth po, ang bilis lang po. Wala pong problema. Plano ko sana magbakasyon October, napaaga lang kasi. Na-late lang ng konti, siguro mga 15 minutes lang. 10 to 15 minutes okay lang. Pero oh yeah, okay lang naman. Kasi hindi naman din kami nagmamadali, no? Kasi umaga na rin naman. Mag-aalas 3 naman ng madaling araw nang lumapag sa paliparan ang flight 5J944 galing Bangkok. Mas maaga pa ang arrival time kumpara sa 3:25 a.m. na scheduled arrival. Merong turbulence but other than that, wala. Napaaga kami mga 20 minutes or 30 minutes. Oh, it's nice. Marami kaming napuntahan. Ayon sa management ng Clark International Airport, portion lamang ang naapektuhan ng airspace shutdown kaya hindi apektado ang paglapag at paglipad ng mga eroplano sa paliparan. Ang advisory kasi is Air Traffic Management Center. So yung center yung may maintenance activity. So siguro kung tinamaan man or medyo hindi man gumana yung sa ating airspace, konting portion lang ng oras na yun. Samantala, matagumpay na natapos ang pagpapalit ng uninterruptible power supply units upang maiwasan ang power failure sa Ninoy Aquino International Airport. Normal na ang operasyon ng mga paliparan sa bansa ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Mula sa Pampanga, kasama si Wilson C. Russell Simorio. 1. North Central Luzon.